Good day, Kenza. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung mga common na mistake na ginagawa or maaari natin gawin sa ating unang marathon. Since malapit na yung mga marathon natin, Milo Finals, saka ako, meron pa ako sa November 10. So, naisip ko i-share sa inyo yung mga konting na-experience ko na naging pagkakamali ko during sa mga unang marathon na ginawa ko. So, isa sa common mistake ay yung pag-overpace or too much pacing sa umpisa ng laro. So, sa mga shorter distance, pwede ka pang makalusot dito. Pero sa mag-marathon, ibang usapan na dahil once na nag-hit the wall ka or nag-banking ka agad sa umpisa pa lang, so, masisira na agad yung pace nyo. And marathon is 42 kilometers. So, gano'ng katagal kang pahirapan, sobrang pahihirapan ka pag nag-overpace ka. So, bakit nga ba nag-overpace ang isang marathoner? So, syempre, sa umpisa pa lang, nagpapadala tayo sa bugso or sa pace ng karamihan or ng mga kasama natin sa race. So, syempre sa umpisa, akala natin okay lang, pakiramdam natin magaan. So, yun nga, takbo tayo. So, eventually, pagsisisihan natin yun. Dahil hindi porkit magaan yung pakiramdam mo sa una, kaya mo na i-maintain. So, kailangan mag-stick lang tayo kung ano yung pinag-practice natin or yung ginawa natin sa training. Dahil yun nga, wala namang himala or wala talagang tsamba sa running. So, be consistent lang kung ano yung pinractice nyo. Doon lang, mag-stick lang tayo dun sa pacing nila. Isa din sa common mistake ay yung paggamit ng mga gel na hindi natin na-testing. So, syempre, marathon to, hindi tayo magkakaroon ng magandang oras dito. Pag lagi tayong naghahanap ng portalet or lagi tayong pumupesta sa gilid para sumiar or umihi. So, ganun din sa pag-hydrate. Napakahalaga na pinapractice natin. So, sa pag-hydrate, hindi naman natin kailangan uminom ng sobrang dami. Much better yung konting sip lang and then para lang mawala yung pag-uhaw natin. So, pag inintay mo na mag-hydrate ka kung kailan nauuhaw ka na is malamang sign nyo na dehydrated ka na. So, kailangan nating iwasan na ma-reach yung point na yun. So, kailangan agapan na natin agad ng pag-hydrate. So, sa gel naman, gaya nga yung turo, laging practicein muna yung mga gel. Dahil ibang-iba ang mga content at saka epekto na ng bawat gel. So, depende rin yun sa dami ng carbs. Yung carbs, binabase rin yun sa weight ng isang marathoner o ng isang runner. Kung gano'n lang yung kaya mong i-consume na carbs dun sa takbo na yun. So, mahalaga na binabase yun. So, yun nga, dapat huwag tayong tumesting ng sobrang kakaiba. Lalo na sa mga hydration table. So, maraming hydration table dito. Kung gusto mo talaga na magkaroon ng magandang oras, so, iwasan mong kumain ng kung ano-ano. So, maraming ino-offer dyan. Lechon, prutas. So, kung ano-ano mga gummy bears. So, kung ano lang yung alam ng katawan mo, mag-stick tayo doon. At huwag tayo magpapadala sa tukso ng masasarap na pagkain. So, napakahalaga yun. Dahil masisira talaga yung laro mo once na kumulo na yung tiyan mo or pakiramdam mo matagtag yung sikmura mo dahil maraming laman yung sikmura. So, isa pa sa common mistake na maaari nyo magawa ay pagdating dun sa event place na late. So, nangyari na yun sa akin dun sa Cebu. So, asahan nyo kasi na nakablock yung mga kalsada papunta sa event place. So, ako nun, sumakay ako ng motor. So, pagdating dun sa event place, dun sa ipunan ng mga tao, imagine 4,000 runners ang handa sa 24K category. So, hindi ko napansin na nag-iipon-ipon na pala. Tapos yung napansin ko na kailangan ko palang dun mag-ipon dun sa starting na yon. Iba kasi yung lugar ng starting. So, apakaraming tao na nilustang ko or dinaanan ko singit-singit para lang makapunta sa medyo unahan na parte. Dahil once na naipit ka doon sa bandang gitna hanggang dulo, imagine 4,000, napakatagal bago makawala doon sa dami ng taon yun. So yun, isa yun sa mga common mistake kung gusto mong magkaroon ng magandang oras. Kailangan pag ipunan na or assembly na, so sikapin mo na makapwesto ka ng mas maganda sa starting line. Isa din sa magiging common mistake na maaari nyo magawa ay pagpunta sa mismong race day na pagod. So, gaya ko nung nag-Cebu ako, syempre dayo kami noon. Friday, umalis kami rito ng ating gabi. And then Saturday, pagdating namin ng Cebu, nag-claim, nagpunta sa expo, naglakad, hinanap ang hotel. So, konting-konti lang yung naging pahinga. Dahil gumising ako ng Sabado ng alas 10 ng gabi para pumunta nga doon sa race event.
So sobrang laspag. So sa mga dadayo dyan, so wag muna kayo mag-ikot-ikot, iwasan nyo muna yon. Huwag munang mamasyal, hintayin nyo munang matapos yung event na pinuntahan nyo or dinayo nyo bago kayo mag-explore dun sa lugar, dahil sobrang daming energy na maitatapon nyo sa pagpunta pa lang sa expo. Yun nga, so sayang yung energy na dapat na i-conserve nyo para dun sa mismong race day. So isa yun sa naging aral sa akin nun nung dumayo nga kami. So syempre iba yung dinayo mo doon dahil takbo. So mas prioritize natin dapat 'yon. And yung paggala, mainam yan kung nari after na ng race, para saktong parang recovery walk nyo yung paggala doon sa mga lugar na pinuntahan nyo. Isa din sa common marathon mistake na maaari nyo magawa ay yung pagsusuot ng mga bago. Yun nga, syempre bagong sapatos, bagong singlet. So nothing new on race day, yung parang yung kasabihan. So sa marathon, ibang distansya to, sobrang haba nito. So napaka uncomfortable na gumamit ka ng bagay na hindi ka komportable sa ganung kahabang distance. So much better na testing lahat ng mga gears na gagamitin nyo para sa marathon. Dahil kahit sabi mo medyas lang yan, so pag nakaramdam ka ng discomfort, so magpapaldos yung paa mo. So masisira yung pacing. Saka masisira din yung supposed to be na masaya na takbo na experience mo sa marathon. Kapartner din dun ay yung pagsusuot ng mga gears na akma sa weather. So dapat i-expect na natin yung weather. Syempre alam naman natin yung date, so check natin yung weather forecast sa araw na yun. Gaya nung sa Manila, example lang. So napakainit nun, nag-42 kami sa Milo. So syempre magsuot ka ng mas malamig ng mga kasuotan. So ng sando, ng shorts. And yun nga, i-ready mo yung body mo. So mainam na magkaroon ka ng heat training sa mga araw sa training, dahil expect mo na mainit yung panahon. So ganun din naman kung alam mo na medyo maulan, gaya ngayon medyo maulan yung mga panahon katatapos ng bagyo. So kailangan mag-adapt tayo kung ano yung ibibigay ng weather. So kailangan din, kung kunwari pakiramdam mo mainit, so kailangan marunong ka rin mag-adjust sa mismong race. So hindi, alam mo na mainit tapos pupokpokan ng pupokpok, so mali yun. So kailangan agapan mo agad. Yun nga, matuto ka mag-adapt dun sa ibibigay na weather sa araw na yun. Isa pa sa mga common mistake, yun nga, hindi pag-ready ng mga gamit. Napakahalaga na i-ready mo agad yung gamit mo. So para iwas hassle, kailangan mo i-prepare the night before the race yung backpack na gagamitin mo, yung singlet, yung race bib, napakahalaga niyan. O yung mga gels na gagamitin mo, dahil napaka-hassle at nakakasira ng araw pag dumating ka sa starting line na kulang-kulang yung gamit mo. So yun nga, para maiwasan ng mga bagay na yun, maging prepared tayo. Ihanda na natin agad lahat ng bagay na maaaran nating gamitin. So kailangan magkaroon na tayo ng dress rehearsal para alam na natin kung ano yung mga kailangan nating i-prepare sa araw ng race day. So yun, sa tingin ko natalaki ko na lahat yung mga common marathon mistake na maaari nyo ma-experience. So yun nga, wala namang masamang magkamali. Pero kung pwede naman nating iwasan yung mga bagay na yun, so much better na iwasan na lang natin. So sa huli, experience is the best teacher pa rin para sa inyong lahat. So andito lang ako para ipaalala yung mga bagay na yun. Muli po, maraming pong salamat sa mga nanood, sa mga nakasubscribe. Maraming pong salamat. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. Mag-comment kayo kung may mga question pa kayo. And then, pakishare nyo po yung video sa mga running friends natin. Muli po, maraming pong salamat sa lahat. God bless. Join! Tapos kami yung join!